Yo, Zap! Yo, what's up? Ayan. So, dito tayo guys magbablog. Tungkol sa kalakaran sa, ano, sa Batangas guys. Dito. Ayan. Tayo para hindi masyadong mainit ba. Ayan, upo ako. Yeah. Medyo against the light. Ayan. So ayan, okay na. So ayan guys, ikwento ko lang sa inyo yung dinanas ko sa may Batangas nung pauwi ako dito sa may probinsya namin. Ayan. So bago kayo uwi sa probinsya guys, kailangan ang swab talaga. Wag nyo kunin yung ano, antigen, kasi yung antigen hindi yan guys matatanggap guys. Mahirapan na tayo. Dubligas to lang. yun nangyari sa akin. Antigen ang kinuha ko. Nagpa swab ako sa may Malate, Manila. Nagpa swab ako pero antigen yun, tusok sa ilong din. Mukhang abot nga ang ano ko eh, utak eh. Ayan, so after ko nang magpa antigen, nakuha ko yun. Mga 1 hour lang guys, nakuha ko na. Ayun, nakuha ko na, no. Ayun, travel na ako. Tapos kumakuha yung ano, binalikan ko yung tapos kumakuha yung antigen ko. Binalikan ko yung mga gamit ko sa may boarding house. Tapos sumibat kagad ako papuntang Batangas City. Ayun. Pagdating ko doon guys sa terminal ng Ceres guys sa may Batangas, akala ko excited na ako uwi. Yun pala, doon pala sa terminal guys, hindi na tayo makakasakay kung kulang ang requirements na hawak natin. So ano ba ang mga requirements na hinahanap bago makauwi tayo sa probinsya natin? Una guys, kailangan swab talaga o saliva. O di kaya, bago kayo uuwi, mag-coordinate muna kayo doon sa LGU nyo kung ano ba ang pwede nilang tanggapin. Swab ba o swab test na tusok sa ilong o saliva o rapid test. Ayan, mag-coordinate muna kayo doon. Eh, kasi bago kayo makakuha ng ano, bago kayo makakuha ng acceptance letter galing doon sa LGU nyo, kailangan meron ka munang swab test o saliva test, rapid test. Yan. Kailangan excuse. Kailangan guys, lahat yung negative. Yan, after mo makuha yung swab test mo. Yan, pipicturean mo yun guys, tapos isi-send sa LGU nyo. Yan, after nyan, tapos kapag na-send na, na-send nyo na sa LGU nyo, mag-antay lang kayo mga 30 minutes or 1 hour, antayin nyo. Ayan, ibibigay na nila yung acceptance letter. Ayan, isa yan sa requirements guys para mag-travel. Tapos health declaration guys, or APOR dash the WV. About sa vlog ko na to guys, yung pa-uwi lang dito sa may Antique, Abra, ayan, or saan ka pa-uwi dyan, basta lahat sa probinsya, basta dadaan kayo sa may Batangas Port. So ayun, no, nasabi ko na kanina ang isang unang requirements, acceptance letter galing sa LGU nyo, swab test, health declaration, tapos QR code. Ayan, QR code o S-pass. Ayan, dapat meron kayo niyan guys, S-pass. Kung hindi kayo marunong mag-fill up sa health declaration, kasi isas ano niyo diyan guys eh, yung health declaration niyan, isa-search niyo yan sa Google
or di kaya i-type nyo apur-wb. Ayun. Tapos meron kayong pipilapan doon. And ayun, S-Pass. Kung hindi kayo marunong niyan guys, pag sa terminal may mga conductor, driver, or mga employee na yung mga nagtatrabaho sa terminal guys ng bus. Ayan, mga marurunong yan. Marurunong yan sila gumawa. Pero syempre, kailangan. Meron ka ng ganito. Diba? Bigyan mo ng 100 o 200. Halimbawa, hindi ka marunong gumawa ng health declaration. Ipagawa mo yan, health declaration. Meron kang ID na ano dyan eh, valid ID na pipicturan sa ano sa health declaration. Hindi ka marunong yan. Pagawa mo, bayaran mo 100. Diba? Grabe ang kalakaran guys, no? Tapos, S-Pass, kung hindi ka marunong, 200, bayad mo. O, diba? Ayan, grabe, grabe ang kalakaran, guys. So, ayan, kapag okay na, nakompleto mo na lahat ng requirements mo, kompleto na swab test, acceptance letter, health declaration, o APOR-WV, and, ano pa, S-Pass. Ayan, so, okay na. Pwede na kayong mag-travel mula sa terminal, guys. Pagdating nyo sa may Batangas Port o sa Batangas Pier, may meron kayong daadaanan na tatlo o apat na inspection, guys. Tatlo o apat na inspection sa mga sa ano yan, ha? Sa documents nyo, ha? Para maka-travel kayo, ha? Kung kumpleto ba. Meron pa akong isang hindi nabanggit, guys. Yung tayo dyan, yung valid reason guys, valid reason yan, dapat meron kayong valid reason na nakaano talaga yung medyo na tawag dyan, nakasulat sa bond paper or nakatype talaga yung parang formal talaga guys na valid reason, hindi yung kwento-kwento lang kasi sureball yun eh. So ayun no, ako kompleto na ako, meron na pala akong ano, meron na akong valid reason. And sa una doon sa unang harang sa inspection, may isang lalaki na aakyat sa bus. Tapos i-inspect niya 'yan yung mga ano, mga papers niyo, kompleto ba o hindi. Kasi doon pa lang sa una, pag i-inspect niya kapag kulang, baba ka na sa bus, guys. Pasensyahan na. So, pagbaba mo sa bus, anong mangyari? May expired yung ano mo, yung swab test mo. So, gagawa ka ulit ng panibago, no? 'Di ba? Doble gastos, guys. So kailangan susureball talaga. And ayun, kapag ano sa unang inspection, okay. Okay na 'yung papers. Next, sa pangalawang inspection ulit. Ganun pa rin, guys. Ganun pa rin. Ganun pa rin 'yung inspection nila. Walang ano, parehas lang. Meron doon na hindi naman police, hindi naman security guard. Pero na medyo maangas, guys, no? Nagpupulis-pulisan lang. Oh, 'di ba? Akala mo kung sino, no? I-inspect niya 'yan. At oh, ganito ganyan, meron ka bang swab test, at acceptance letter, S-Pass, health declaration, valid reason. Ayan. Tapos i-check niya 'yan. Oh, lahat-lahat yung mga kasamahan ko nung bago ko mo i-check niya, oh, yung iba, merong hawak na medical, na gito ganyan. Tapos may ano pa? Death certificate, meron silang hawak kaso expire na. Ayan. So ayun, pinababa yun, no? Ako in-inspect niya ako, tapos binasa niya yung valid reason ko. Pero sabi niya sa akin, hold ka. Sabi niya sa akin, ano, sabi niya, anong ginawa mo sa Manila, bakit ka uuwi, diba, no? Ano yung ganun yung tanong niya eh. Bakit ka uuwi? Kung hindi valid reason na sasabihin mo lang na uuwi ka sa probinsya para magbakasyon lang, hindi valid reason yun, guys. Or uuwi ka sa probinsya na gagala-gala ka lang doon, papasyal-pasyal ka lang doon, hindi pwede yun. Hindi valid reason yun, doon pa lang, palpak na, baba ka na kaagad. And hindi rin valid reason na sasabihin mo na namatay yung pinsan mo o anak ng pinsan mo, kasi malayo na yun eh. Kailangan, kapag ganyan ang rason mo, kailangan, ano talaga, halimbawa, yung ano mo talaga, asawa mo, tatay mo, anak mo, ganun. Ganun, valid yun guys. Grabe no?
Grabe talaga, hindi ka makakalusot. Ngayon, ako syempre, meron akong valid reason eh. Sinabi ko doon na uuwi na ako sa probinsya kasi kompleto na yung requirements ko. Kasi kapag magstay pa ako sa may Manila, mahihirapan ako sa gastos, no? 'Di ba? Mahal yung boarding house natin. Ang pagkain natin. Ang pagkain, 'di ba? Ako dalawang buwan pa lang ako sa Manila, mga 50,000 na yung nagastos ko, guys. So grabe talaga yung financer natin, nahihirapan na rin, no? Yung tumutulong sa pangangailangan ko sa Manila, no? Kasi sila may pamilya na rin sila. So ayan. Si misis ko meron na ring loan, 'di ba? Nag-loan talaga yung misis ko para makauwi lang ako dito. Kapag matagal pa ako uwi wala na talaga, guys. Malaki na talaga ang gastos. So, yun nakalagay sa valid reason ko na uwi na ako sa probinsya kasi hindi ko na kaya yung gastusin sa Manila. So, sinabi ko pa doon na minsan dalawang beses na ako kumakain sa isang araw. Ayun. Yun, pinabasa ko talaga sa kanya yun. Tapos sabi niya, sinabi ko pa doon na kaya pumunta ako sa Manila kasi doon ko kinumpleto yung mga requirements ko kasi doon sa probinsya namin, kapag doon sa probinsya namin, hindi ko makukompleto. Wala nang slot, wala ding marina sa lugar namin. Sa Antique, wala ding marina. Sa Iloilo, merong marina pero wala nang slot sa documents na kukunin ko sa may marina. So no choice ako. Kailangan ko talaga makompleto yung papers ko para makasampa na ako, guys. So ayun, okay na. Hinanapan niya ulit ako ng company ID, guys. Ay, ano yun? Valid reason yung hinahanap. Tapos company ID ulit ang hinahanap. Ano yun? Alam mo na, guys, pera-pera na yun eh. Pagpababa sa'yo, alam mo na kasi sabi, blap-blap ka nila. Ano? Blap-blap ka nila. So, ganyan. Pero kung ikaw na natatakot ka, magbigay ka na kagad, maglagay ka. Ganun yung mga diskarte, guys, sa may Batangas. Grabe yung kalakaran nila doon. Kaya nung umuwi ako nung nakaraang araw, doon sa may Batangas may hinuli yung pulis doon. Mga sindikato, hinuli nila. Kaya yun nga, di nila alam na yung pinipirahan pala nila, guys, pulis pala yun. Pulis at saka sundalo pala yun. So doon, nahuli sila. Nahuli sila sa mga kalakaran nila. O baka sinadya siguro ng mga pulis yun na maliin nila yung requirements nila para malaman talaga nila kung totoo ba talaga na ganun yung kalakaran dyan sa may loob ng Batangas Pier. So ayan, suggest ko lang, guys, uulitin ko ulit sa mga balik probinsya tulad ng papuntang Abra o di ba kung saan pa na dadaan kayo sa may Batangas Pier o Batangas Port, dadaan kayo. Ang kukumpletuhin nyo, guys, yung requirements nyo. Ulitin ko ulit, guys, acceptance letter, swab test, health declaration, APOR, -WV, S-PASS, and valid reason. Yan. Valid reason talaga, guys. So, idudugtong ko dito mamaya yung mga requirements, ipipicturan ko tapos isasama ko dito sa video na to para makita nyo rin ba. Oo. Para sa mga may nagbabalak na uuwi sa probinsya, sana yung video na to makatulong sa inyo ba. Makunan nyo rin kahit konting idea lang, no? Ayan. So, guys, dito na nagtatapos ang vlog ko. Masakit ang tuhod. Ayan, i-end ko na kasi palubat na rin yung cellphone ko eh. Ayan, so bago ko i-end, pakita ko muna sa inyo ang kagandahan ng lugar na to, guys. Ayan, oh. Ayan, bundok. Dito kasi ako sa bahay ng tatay ko eh. Nagpa-quarantine ako dito. Mga 7 days lang siguro yung quarantine. Kasi... dito pa pala, ito pa pala, guys, nakalimutan ko ah.
Depende na pala sa ano yan eh. Depende na pala sa LGU nyo kung meron kayong ano, i-quarantine pa kayo. Ilagay kayo sa facilities. Wala na rin home quarantine, guys. Kasi ako nung umuwi ako, hindi na rin ako sinundo ng ano eh, ng tawag dyan, ambulance. Kasi tumawag ako sa RHU, tumawag ako sa kanila, sabi sa akin na, sir, hindi na pala kami nagsusundo sa mga LSI. Kasi wala daw bagong memo na ganun. So, mas okay, go? Mas okay, no? So, pinili ko pa rin na magpa-quarantine kahit 7 days lang. Kasi meron akong anak eh, para sureball talaga ba. So, ayan guys. Malulubat na talaga yung cellphone ko. Mag-end na ako and see you sa next vlog ko. Bye-bye!